Nabigyan ako ng sample nitong Rose Kabuki from Dior, yung private collection nila. Ito siya guys, maliit lang siya. Ayan, pinapakita ko na sa inyo kasi baka sabihin ninyo hindi ko pinapakita yung bote. Wala pa akong full bottle nito guys. Pero ganito yung itsura ng malaking bottle. Maliit lang tong hawak ko. I think this is 7.5 ml. And ngayon ko lang siya tinest kasi nung time na inamoy ko yung mga available na private collection na Dior dito sa Philippines a while ago, ililink ko dito. And may mga iba na akong nailabas na na-review and nabili din na mga Dior na private collection na hindi ko nasama doon sa parang unang-una kong review. Hanapin nyo na lang guys, okay? Etong Rose Kabuki, kung hindi ako nagkakamali, isa to sa naamoy ko before, parang matagal na to. Hindi ko na hahanapin, hindi ko na i-google kung kailan siya lumabas. Pero kasi siguro sa dami nung mga naamoy ko that time, natabunan siya. And ngayon, i-review natin. So bago tayo mag-umpisa, ang ginamit kong foundation is itong Giorgio Armani na Lumino Silk Foundation. And yung nasa lips ko is itong MAC na Vegas Vault 120. So I think the reason why hindi ko masyadong pinansin etong sample ko kasi usually yung mga rose na pabango, parang ang mature, ang boring, alam nyo yung ibig ko sabihin. Pero basahin natin yung notes ko guys, amuyin ko lang siya ulit. Okay, so sa initial na spray, this smells light and clean na rose. Actually, 3 notes lang siya, rose, dewdrop, and musk. Yun lang yung parang sabihin na nating ingredients niya, yung notes niya. This is very light and actually dainty. Na-imagine ko dito, high school na batang babae, innocent and sweet. So, maganda siya pag summer. Ang favorite ko na rose na perfume is Jo Malone na Red Roses and yung Jo Malone din na Rose Blush. Sa akin kasi, yung dalawang rose na perfumes na yon, or rose na scents na yon, hindi sila, at least on my skin guys, at saka sa ilong ko, hindi sila mature na klase ng rose. Fresh siya ng rose and may pagka, to me ha, may pagka modern siya ng konti. Kasi may mga lumalabas na rose na perfumes na kagaya nitong dalawa from Jo Malone, at least ulitin ko on my skin. Medyo uplifting siya, happy siya, yung ganun na klase ng rose na napabango. So, etong Dior na Rose Kabuki, I actually like this one. Nagulat ako and hindi ko siya, sabi ko nga, masyadong napansin nung time na inaamoy ko siya sa store. Hindi nga lang siya yung beast mode na perfume, pero tumagal naman siya sa skin ko. Siguro mga 3 to 4 hours, kailangan mo nang mag-respray if gusto mo yung amoy na amoy ka. So, bagay ito for everyday dito sa weather natin sa Philippines, kasi ang fresh and ang clean niya. After mga 15 minutes, may lalabas na parang soapiness. Medyo soapy na siya ng konti. Simple lang siya na easy reach na pang araw-araw, pang school, pang office. Gaya ng sinabi ko kanina, all year round, okay siya sa atin dito sa Pilipinas. After 30 minutes, may lalabas ng parang very slight lang na tamis. Floral kind of sweet siya, hindi candy sweet. Hindi rin siya fruity na sweet. And may lalabas din na parang slight na pagka-green. Parang nothing special naman siya actually. Kasi kung meron na kayo ng dalawang Jo Malone na minention ko kanina, you don't need this. Pero ako, personally, naisama to sa listahan ng gusto kong bilihin. Medyo this year kasi, nagko-control ako, mamili ng mga pabango. And actually, yung self-control ko this year, medyo maganda. Yung talagang gustong-gusto ko lang or medyo kailangan ko lang, sabihin na natin, para makabili naman ako ng ibang mga bagay, hindi lang puro pabango. So, ayun nga, parang nothing special naman siya, lalo na kung meron na kayong favorite ninyo na klase ng rose na pabango, pero maganda siya, and yung pagiging simple niya, yung maganda sa kanya. Light and clean, para siyang petal ng rose, sweet rose na nasa tubig na amoy mo din yung stem niya. Yun siguro yung parang green na medyo naamoy ko kanina na lumabas. Habang mas tumatagal, nawawala yung soapiness, and mas lumalakas yung floral sweetness niya, and actually may lumalabas ng pagka-powdery pagka medyo tumagal. After 1 hour, may lumabas na parang something citrus na parang almost calamansi na note sa skin ko. Pero saglit lang yon, hindi mo na siya masyadong mapapansin pero nandun pa rin siya yung parang something citrusy. I like this one. Gusto ko yung simplicity niya. And habang tumatagal nga, mas nagiging parang floral sweet na siya na klase ng rose na pabango. Ano yung favorite ninyo na rose na perfume na lagi ninyong ginagamit dito sa weather natin sa Philippines? Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!